Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Narito akong muli upang magbahagi ng kaalaman tungkol sa asignaturang Health. Tayo ngayon ay nasa unang linggo ng ika-apat na markahan. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa paghingi ng tulong. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy mo ang mga angkop na sitwasyon sa paghingi ng tulong. Maisasagawa mo rin ang pagkilala sa sitwasyon kung kailan dapat humingi ng tulong sa taong hindi kilala. Pagmasdan ang larawan sa susunod na pahina at basahin ang maikling talata. Kahapon, pumunta kami sa palengke. Bumili kami ni Nanay ng Crayola. Habang kami naglalakad, ako'y naglaro at tumakbo palayo. Hindi ko na makita si Nanay. Naku, nawawala ako. Nanay, nasaan ka na? Tungkol saan ang maiksing pahayag? Tama! Tungkol ito sa batang nawawala. Saan pumunta ang mag-ina? Magaling! Ang mag-ina ay nagpunta sa palengke. Bakit nawala ang bata? Tama! Dahil ang bata ay naglaro at tumakbo palayo. Ano ang dapat gawin kung ang batang tulad mo ay nawala sa loob ng palengke o shopping mall? Kanino ka dapat humingi ng tulong? Masdan mo ang larawan. Ano ang iyong nakikita? Saan galing ang bata? Ano ang dapat gawin ng batang katulad mo upang makatawid? Kanino ka ba dapat humingi ng tulong? Kilalanin natin ang mga taong maaari nating hinga ng tulong kapag tayo ay nasa hindi magandang sitwasyon. Maaari tayong humingi ng tulong sa mga tao sa barangay, mga guro, gwardiya, sundalo, pulis, pari at madre, at sa mga taong nagsisilbi sa simbahan. Ilan lamang sila sa mga taong tutulong sa atin. Mahalagang malaman mo ang mga dapat mong gawin o isipin kung kailan ka dapat humingi ng tulong. Dapat din ang ibayong pag-iingat sa taong dapat hinga ng tulong, lalo na kung hindi mo ito kilala. Para sa unang gawain sa pagkatuto, basahin ang sitwasyon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sumabit sa puno ang iyong laruang saranggola. Unang tanong, ano ang una mong gagawin? Ikalawang tanong, kanino ka dapat hihingi ng tulong? Ikatlong tanong, bakit mahalagang humingi ng tulong sa mas nakatatanda sa iyo? Para sa ating ikalawang gawain sa pagkatuto, isulat sa sagutang papel ang titik ng larawan na nagpapakita ng paghingi ng tulong sa iba. Iguhit ang masayang mukha sa bawat bilang kung ang isang batang tulad mo ay hindi na kailangang humingi ng tulong at malungkot na mukha kung kinakailangan mo pa ng tulong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, paghugas ng kamay.
Ikalawa, hindi mo alam ang daang pauwi. Ikatlo, nawala ang iyong alagang aso. Ikaapat, pagbili sa tindahan. At ikalima, pagtawid sa daan na maraming sasakyan. Para sa ikaapat na gawain sa pagkatuto, gumuhit ng isang malaking kahon sa papel at itala ang mga sitwasyon na naranasan mo nang humingi ng tulong sa ibang tao. Sa ating pangwakas na gawain, punan ang mga patlang ng mga angkop na salita upang makabuo ng makabuluhang pangungusap tungkol sa aralin. Mahalagang patlang mo ang mga dapat mong patlang o isipin kung kailan ka dapat humingi ng tulong. Dapat din ang ibayong patlang sa taong dapat hingan ng patlang, lalo na kung hindi mo ito kilala. Narito ang mga salitang pagpipilian: pag-iingat, tulong, gawin, malaman. Ako ay nagagalak na natapos natin ang ating aralin sa araw na ito. Ipagpatuloy ang inyong nasimulan. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli, paalam!